yun yung dumadaan na yun, makapangyarihan sa lahat, yung kanilang Panginoon. Sa ibang salin kasi, sa tinatawag na Gospel of John, nakalagay ito eh. Tingnan po natin. Sa John chapter 12, verse 13, nakalagay naman ang ibang talata na ito. Sa John chapter 12, verse 13, ayon sa nakalap na impormasyon itong si Juan, sa kanyang salin, nakalagay naman ang ganito. 12:13, nang kinabukasan ng isang malaking karamihan ng sibaroon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem. Verse 13, nagsikuha ng mga palapa, yun, ng mga puno ng palma, yung palm trees na sinasabi, at nagsilabas na sumasalubong sa kanya na nagsisigawan, Hosana, mapalad ang pumapalito sa pangalan ng Panginoon at sa makatuwid ay ang hari ng Israel. Kaya nabuo yung sinasabi natin kanina na mga palaspas na yan. Eh ngayon, ang tanong, sino naman ang dadaan ngayon? O sige, gumawa-gawa kayo ng ganyan. May palaspas, sino naman ang dadaan? Sige nga, abe. Dahil mapapansin mo ayon doon sa kanilang pinakikita, aba, ikawawa naman ang Panginoong Jesus. Taon-taon na mamatay. Taon-taon ito nalalagasan ng dugo, ganun pa. Dahil ang ibig sabihin daw, ito ay pinagdiriwang na lang naman. Wala namang masama dito. May masama rin dito eh. Kasi yung mga taong involved, yung mga aktor na gumaganap doon sa ganong pangyayari, nag-a-assume na nakapagpapatawad dito ng kasalanan. Hindi. Gumanap ka lang na ipapago sa krus, napatawad ng kasalanan mo. Sino may sabing gumanap ka ng ganon? Ano? At dito makikita natin, doon sa ating binabasa, mangyayari sanang pagsasadula lang. Pero huwag mag-a-assume na porkit nagpapako, makakalinis na ito ng kasalanan. Na porkit naghiwa-hiwa ako sa likod ko, lumabas ang tubo, nagpenitensya ako, makakatanggal na ito ng kasalanan. Mababayaran baga ng mabubuting gawa yung ating mga kasalanan sa Diyos? Hindi nga kasi alam ito na dapat pala makinig ng salita, manampalataya, humingi ng tawad, ipahayag ng iyong labi si Kristo at magpabautismo. Hindi alam itong proseso na ito. At ngayon lahat gusto magpapako. Alam mo nga, ay di nababastos kayo ng Panginoong Jesus nito. Dahil para baga ang ibig sabihin nito eh, na kaya mo nga, hindi kaya rin kami. Ganun ba? Mali yung katuruan. Ano, napakarami nito sa Pampanga. Dinadaryo ito sa buong mundo ng mga foreign country. Dahil doon sa ginagawa nilang tinatawag na pagsasadula nung kamatayan ng Panginoong Jesus. Ngayon, naikalat din yung aral na kapag ka ikaw ay nag-penitensya at gumawa ka nito, sa loob ng ilang araw, gagaling ka, maligo ba lang sa dagat? Napatawad na ang iyong kasalanan. Yun ang mga maling aral eh, na ating sinasabi. At pili nila itong kinopya dito sa tunay na pangyayari o event sa banal na kasulatan, para rin langin yung mga tao. Maipakilala ngayon yung kanilang tunay na aral na sa pamamagitan ng mga kunwaring bagay na yon, pagiging kalugod-lugod ka sa Diyos. At ang pananampalataya ay dekorasyon na lamang. Hindi na namin, wala na kami pakialam dito kung nakasulat ba ito o hindi. Kaya nga magtataka ka, nung ipinapako ang Panginoong Jesus hanggang sa siya binugbo, pagbagsak niyang ganon, eh imahe na iting, na nakangiti. Si Satanas daw yun. Nasa nakasulat na may ganun dito? Sa Bible, wala naman. Yun yung mga dagdag eh. Ano ho, yung mga katang aral na ginagawa ng iba at patuloy na nalilito ngayon yung tao. Dahil ito nga ay tinatawag nila na Holy Week. Yeah. Ito ay dalawang salita, Holy o Santa Week. Sa Spanish word, ito tumabas. Santa Semana, Semana Santa. Ito yung salitang yung Spanish word na ito ang kahulugan. Na kapag ikaw ay nakisali-sali dyan, magkakaroon ka rin naman ng tinatawag na kapatawaran ng kasalanan. Dahil ikaw ay nagpinitensya o kahit anong mga bagay na may kinalaman dito. Nawalan ngayon ang saysay yung linggo. Dumami ngayon yung tao na hindi mo maintindihan. Bakit kayo narito? Ano yung inyong ginagawa? Hindi ko alam, nasa amin lang. Parang ganun eh. Nakakalungkot, ano ho, sapagkat
Lumalaganap yung maling aral at maling impormasyon sa isipan ng ilan, at para bagang ito yung magsisilbing lisensya para sila'y maligtas o tiket papunta sa langit. Hindi ho eh. Sapagkat ayon doon sa ating mga binabasa, walang iniutos na ito ay ganapin. Ang iniuutos, magputol-putol kayo ng tinapay, uminom sa saro, gaya ng sinasabi sa akin, sabi ni Pablo. Na tuwing unang araw ng Sanlinggo, igagawa nyo ito. Gagawin nyo ito, alang-alang sa pag-alaala ng Panginoon. Tapos lalabas ngayon, taon-taon, ganyan. Nakakainis pa dahil magninilay-nilay daw. Kayo na lang, hindi kami kasama ko. Ayan, di ba? Huwag daw maingay, tahimik daw. Ayaw ko mahimik. Yan na nakakainis eh. Kayo lang nagsiselebrate, tapos madadamay kami. Yung iba namin mga kamag-anak, magbisita iglesia raw, sa Mario Joseph Caro. Linggo-linggo, nasa iglesia kami, kayo ngayon lang isang taon. Sabi ko gano'n, naiis ako kasi ano eh, nagkaroon ng parang kumprontahan eh. Dahil ito ngang tinatawag na holidays na ito, nag-uwian yung mga pinsang ko galing dito sa Pasig, yung mga sumasamba sa kaila. Eh di siyempre, nakita-kita kami. Bakit hindi eka tayo magkaila o mag-ihaw ng bangos? Yung iba, isa kumuha ng video kay, umingay na eh. Kami raw ay, ang bintang ay hindi nagninilay-nilay. Hindi naman malakas yung kantahan, parang ang katuwaan ng banding-banding na. Nauwi ngayon sa puna ng mga matatanda. Yung kasi matatanda nung una, sa totoo lang, makapangyarihan ng mga salita nito. At isang kalapastanganan ang sumuway sa kanila, kagaya yung mga pagmamanong-manong nito.